guys, muli akong nagbabalik dito sa ating YouTube channel para i-share ko sa inyo kung paano tayo mag-request ng payout sa ating loyalty reward o dito sa Masamart o yung tinatawag nating combo package. So once nga magpa-member ka dito sa Masamart, kung mag-avail ka ng package na 5,888 ay makareceive din ka ng product. Okay? So maliban sa product, mayroon din tayong ma-receive na 20K. So kahit wala kang ginagawa, makareceive pa rin tayo ng 20K. So kailangan lang natin dito na ma-reach natin ang 6 month bago natin ma-request. Okay, ito na nga ang aking gagawin pag-request sa aking loyalty reward sa dito sa Masamart, kasi na-reach ko na yung 6 month ko. So bago tayo mag-proceed, kailangan lang natin ihanda ang ating kailanganin mamaya dun sa ating pag-sign up sa form para tayo mag-request. Okay, yung una nating ihanda, dapat picturean niyo ang inyong butcher, no, yung pag-PN niyo sa combo. So picturean niyo nang malinaw at i-save niyo sa inyong gallery. Oh, okay. So ang next ay ang inyong valid ID, no. Picturean din niyo ang inyong valid ID, kung ano man ang mayroon niyo ngayon, picturean niyo malinaw at i-save sa gallery niyo. And then ang inyong XUM coins wallet address, dapat kunin din niyo at i-save sa inyong cellphone, no, kasi kailangan din natin mamaya para gagamitin natin sa XUM address dun sa ating pag-sign up. Okay, so punta na tayo sa Google link kung saan pwede tayo mag-sign up. So kung napansin niyo, nandito na tayo sa aking Keep Note kung saan nakasave yung aking Google form, no. Kung napansin niyo, mayroong payout form, mayroon din commission form. So dito tayo mag-focus sa loyalty reward sa 588, kasi ito yung ating main topic. Okay, so ang gagawin lang natin, i-click lang nyo yung link na yan, click open para dalhin tayo sa site kung saan tayo pwede mag sign up. So okay, so kung napansin nyo, nandito na tayo sa 588 loyalty reward, no. So kung i-scroll down ko, kung napansin nyo, mayroong mga detail na hinihingi, so dapat natin fill upan ng tama at walang blanco. Okay, so lahat naman dito hinihingi ay mayroon naman tayo kasi member naman tayo. Okay, so dito sa your email o Gmail, kung anong active nyo, yun ang inyong ilagay dito. Okay, so ito naman yung full name o first name and middle name and last name, dapat kumpletuhin natin ito, no, kompleto, hindi siya mid. So kompleto ang middle name. Okay, so dito sa mobile number, dapat yung active, no, yung active CP na inyong ilagay, kung pwede kayo matawagan o mamisiran, dapat yun. Okay, so dito sa ating PIN date, kung pag-receive nyo sa inyong resibo o butcher, yun din ang ilagay nyo na date. So makita natin yan sa right upper. So sa akin, ang pag-PIN ko is January 9, 2021. Okay, so ang payout date, so pang-anim ko ngayong buwan, July. So July 14, nag-add lang ako ng apat na days. So ito ay 2021. So ngayon yung PR number, itong PR number, makikita niyo, makikita din to sa butcher natin. Nakatabi lang sila sa date, so sa right upper. Okay, kunin lang niyo doon at i-long press dito. And then paste. Okay? So dito sa PN branch, hanapin lang niyo kung saan kayo nagbayad o yung inyong upline. So madali man lang matrace kasi sa ating butcher mayroon doon nakalagay na kung anong branch kung saan tayong branch ng PNC upline. So yun din ang yung pipiliin. So sa akin is ang branch na nag-PN yung upline ko is Kabuyaw. So Kabuyaw ang i-click niyo. Okay? So dito naman sa username, kung ano ang name, username, kung anong name na nakalagay sa inyong XUM wallet app, ganun din ang inyong ilagay dito. Okay? So dito naman sa wallet address, yung wallet address na kailangan dito yung XUM. Long press lang nyo dito at i-paste. Okay? So dito naman sa document valid ID and butcher, ito na yung sinasabi ko na i-save nyo sa inyong gallery kasi kunin niyo ngayon para i-upload. So i-click lang nyo to, itong file, add file, at makikita na ninyo ang select file. So i-click ko para makita nyo din nyo. So select file from your device, so i-click nyo to, and then dito magpili lang kayo kung saan nakasave ang inyong i-upload na
about share and valid ID. Okay, so sa akin, hindi ko na i-click yan kasi nagawa ko na. So pagkatapos nyo na-upload ang iyong mga document, so bago ninyo i-click ang submit, i-double check muna ninyo, balikan ninyo ang inyong i-fill upan kung wala ba'y mali. Okay, ganun, kung may wala na kayo nakita na mali o tama lahat, i-click na ninyo yung submit. So okay na yun. So kung gusto ninyong i-check ang inyong email o Gmail, tingnan nyo kasi nandun na yung confirmation o na nagpadala sila ng message sa inyo o sa atin, no? So sa akin, hindi ko na tingnan, ito lang muna. So basta alam na ninyo na doon natin ma-i-check kung nag-reply ba sila sa atin o anong message. Okay, so okay, that's it, ito lang, sana nakatulong itong video sa inyo at maraming salamat and thank you, bye bye.